agency absolutely no fees for all Filipinos. So this means no processing fee, no placement fee, no salary deduction, and especially no exemption. Hello everyone, my name is Jen and welcome back again to Team Derusha Channel. So for today's vlog guys, it's another good news guys, especially po dun sa mga gusto pa rin mag-apply papunta dito sa Canada. So yung IPAMS agency is on hiring sila. So on hiring sila ng mga machine operator and industrial cleaner for March interview guys. So yung deadline ng application nila is March 19. So guys, if you really decided to apply in this agency, ituturo ko po kayo sa Facebook page nila and sa website page nila. So kung nandito ka sa Facebook page guys, meron silang post na nakalagay dito, click here for the job description and apply for machine operator. Kung gusto nyo po mag-apply as machine operator, i-click nyo lang po yung link under dun sa machine operator. Ayan. Kapag na-click nyo na po yung link guys, eto na yung pinaka, idadalhin nila kayo sa pinaka webpage nila. So kung, para malaman mo kung ano yung mga requirements or qualification, basahin nyo po yung post nila doon sa as machine operator. So eto yung employer nila, a large food manufacturing company in Canada. So pwede kang ma-assign kahit saang province dito sa Canada, basta meron silang job order para doon sa company. Ito yung post duration niya guys, kasi November 24, 2020, nung nagkameron sila ng job order and until May 21, 2021. Ito yung mga qualification nila, kailangan high school, at least high school graduate ka. Meron kang minimum 2 years experience sa food processing. And then, knowledgeable ka rin sa French or English, kasi pwede ka nga ma-assign sa French, for example, Quebec province, which is French mostly. So yan. Pero ina-accept din naman nila dito kahit mapunta ka dito ng a little knowledge lang sa French is okay lang din. And din yung task description guys. Ayan, basahin nyo po yan. And then, kung sigurado na po kayo na gusto nyo po mag-apply as machine operator, i-click nyo lang po yung register to apply. Ayan. Ito yung important points on making a good resume. So, kailangan dun sa resume na ipapasa mo sa kanila, yung working experience mo is updated. Yung educational background is nandun present din siya. Yung mga achievement mo, certification, and lessons sure, kailangan nandun din siya. And then language mo, hobbies, and reference. So kapag sa tingin mo okay na yan, i-close mo lang po yung tab na yan. And then eto na yung pinaka webpage ng IPAMS. So kung magre-register ka na, eto na siya. Yan, i-type mo dun sa position applied, kung ano yung position na ina-applyan mo. Yung POS guys is yung free pre-employment orientation seminar. So, one of the requirements ng IPAMS is kailangan meron kang ID from POS, from the government. And then yan, continue nyo lang po yung pag-fill up this application form. And then, kapag tapos na po, click nyo lang po yung register. So, same process din po siya ng kung gusto nyo pong mag-apply as industrial cleaner. Eto, i-click nyo rin po yung link sa baba. And then, dadali na lang po kayo dun sa webpage nila. Ayan. Kapag industrial cleaner, so same date guys. Yung post duration nyo, November 19, 2020 until May 21, 2021. So, required dito, gender, male or female, both sex, pwede pong mag-apply. And then, high school graduate, 2 years experience in food processing, almost the same sa machine operator. Ability to stand and follow various work guidelines. Mechanical ability, an asset. It's not required, but it's an asset. So, yung task duration niya is clean the equipment according to the demand. Since guys, nag-work ako sa isa sa company na hawak ng IPAMS is nag-work ako as industrial cleaner. So, ito, recommended naman talaga siya. Well, recommended naman tong IPAMS kasi marami talaga nakaalis dito sa agency na to na nag-work na dito sa Quebec, Canada. Ayan, and totoo naman talaga, kailangan alam mo yung mga specific or yung mga basic na requirements nila sa clean, kung paano maglinis ng machine, yung mga chemical na ginagamit nila, kailangan alam mo din siya. Yan yung mga pinaka kailangan alamin mo bago ka mag-apply. Yan, comply with hygiene, health, and safety standard. Yan, kailangan kasi
may certification kasi doon. Kailangan makapasa ka doon sa mga standard. Bawat province kasi meron sila kanya-kanyang standard. So kapag gusto mo mag-apply, i-click mo lang yung register to apply. Ayan. So kapag tapos na po kayo, and kung gusto mo alam, ano yung mga initial requirements ng agency? So kailangan minimum 2 years solid current experience ka. Kailangan meron kang experience on your previous job 2 years more from biscuit and any pastry baked snack manufacturing company. Must have passport. Kailangan po yung passport nyo is valid more than 3 years. Kasi kapag hindi po valid yan at nag-apply kayo ng less than ano lang, ang ibibigay lang sa inyo na visa is kung ilan lang yung remaining na natitira sa passport mo. So, kailangan din nila ng NBI clearance. Valid ng 1 year. International to. Kailangan wala kang record. And then, yung employment mandatory, employment history, kailangan din nila. And then, yung POS nga is mandatory yung POS. Kailangan merong ka certificate. So, yung deadline ng application is on March 19, 2021. Ayan. Kung gusto nyo pong makita ano yung mga list ng ng document requirements ng Canada, i-click nyo rin po itong link under the Canada requirements. And kung gusto nyo rin makita yung Canada application, yung procedure, para malaman yung procedure, i-click nyo din po itong ipams.com/Canada. Ayan. Lahat ng information, guys, is nandito sa website ng IPAMS. And guys, so yung interview nito guys is on ongoing this coming March. Kasi may nag-send sa akin ng ano ng message for interview na siya this March as industrial cleaner. So good luck guys. Sana po dun sa mga gusto makapunta ng Canada is ma-hire kayo and matupad nyo yung mga pangarap nyo. And kung may mga question po kayo guys, wag po kayong mahiya na mag-comment down below on the comment section, and sasagutin ko po yung mga question niyo regarding po dun sa mga vlog na ginagawa ko, or kung may gusto po kayong malaman, i-comment nyo din po and itatry ko pong sagutin bawat mga question nyo. And if you are new to my channel guys, don't forget to click the subscribe button and click also the notification bell para po maging updated kayo every time mag-upload ako ng mga bagong videos regarding sa mga pag-a-apply or regarding sa mga requirements papunta dito sa Canada. So, thank you for watching, guys. Hope to see you on my next vlog. Bye-bye.